welcome back to my channel, Tondo Boy Vlogs. Eto na naman tayo, marami na naman akong ibabalita sa inyo dahil nga may lumalabas na naman mga balita sa social media. Well, alam na naman natin kung ano ito. Ito nga isang shoot-up ng barangay Ginebra na si Jeff Chan. Well guys, maraming ang nagsasabi na bakit nga daw biglang nawala si JC sa barangay Ginebra at hindi natin alam kung ano ang kadahilanan. Well guys, yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito dahil nga may lumabas nga sa artikulo o sa social media na si Jeff Chan nga biglang nawala o hindi makakapaglaro ngayong season na to. Yan ang ating aalamin. Bakit nga ba hindi siya makakapaglaro? Dahil nga ba meron siyang personal na problema sa pamilya niya? Well, ayan ang dapat natin malaman. Kasi nga, maraming ang nanghihinayang ng mga fans na talagang bakit ba kailangan pang umalis ni JC sa barangay Ginebra. At biruin nyo, hindi naman biru to dahil isang season nga to. Diba mga parikoy? Sabihin natin, nababangko na nga siya o hindi na siya naipapasok ni Coach Tim Cone. Pero kahit hindi siya naipapasok, malaki pa rin ang naitutulong niya. At di ko rin alam kung ano ang dahilan kung bakit nga ba siya hindi makakapaglaro ngayon darating na season. Well, kayo mga parikoy, ano ba ang inyong masasabi dito? Diba nakakapanghinayang lang din dahil nga marami nang kasabayan si JC ng mga kabataan na pwedeng pumalit na rin sa kanya. Sa palagay nyo ba, nakakaramdam na rin ba si JC ng mga ganyang problema? Dahil syempre, nagkakaedad na siya at alamin na rin natin dahil mga kasamahan niya at mga kasabayan niya sa PBAM nagretiro na nga. Yan ang nakakapanghinayang lang. Siguro naiisip na rin ni JC na talagang siguro panahon na rin na kailangan niya na rin na magretiro or baka lumipat lang siya sa ibang team. Well guys, sa akin lang, kung tatanungin niyo ko, palagay niyo ba magkakatotoo na kaya ang mga rumor na pwede na siyang ma-trade sa ibang team na meron din siyempreng kapalit? Well guys, ayan ang kapanapanabik at yan ang aabangan natin. Diba mga parikoy, tama ba ang nasa isip ko? Siyempre, kailangan ko rin malaman ang inyong komento dahil nga si JC ang pinag-uusapan natin dito na hindi basta-basta na legit shooter ng barangay Ginebra. Well, kayo na mag-isip mga parikoy. Ano ba sa palagay nyo? Siyempre, mag-komento lang kayo dyan sa baba at sasagutin natin yan. Si Coach Tim ko na rin ang bahala dyan kung bakit nga ba hindi na siya makapaglaro ngayong season na to. Well, siyempre, family matters mga parikoy. Well, meron pa tayong isang pag-uusapan sa nangyari nga sa barangay Ginebra, pati sa rain or shine. Kita naman natin kung ano ang ginawa ni Bad Boy Bobelga kay Christian Stan Hardinger na talagang pinabagsak siya hanggang sa ibaba. Siyempre, ang coach ng barangay Ginebra, ni Coach Tim Cone, nag-react at medyo nagkaroon nga ng alitan sa pagitan ni Belga pati ni Coach Tim Cone. Well, sa bandang huli naman, medyo nagkaayos naman sila at kitang-kita nyo naman, nagkaroon na sila ng kamayan at siyempre, laro yan . Normal yan na magagalit ang coach pati mga player. Well, siguro mga parikoy, hanggang dito na lang tayo. Huwag natin kakalimutan na mag-subscribe, mag-comment, like and share. And please, click the bell para ma-receive ninyo lahat ng aking notifications. Well guys, may papakita ko sa inyo. Panalo nga ang Ginebra, 77-83. Pero may napansin ako dito, parang kapares nga sila ng score nung first game ng Tropang Giga pati ang San Miguel Beer Manuel. Parang pinagbiyak na bunga lang na siyempre yung isa 67-83 at yung isa naman siyempre kitang kita nyo naman 77-83 at siyempre sino ang best player natin, siyempre nag-iisang Scottie Thompson lang. So guys, siguro hanggang dito na lang tayo. Abangan na lang natin ang susunod na laban ng Barangay Ginebra mamaya para
mag-komento ulit kayo sa panibagong video ko. Well, see you for my next video. See you for my next vlog. God bless.